Good morning mga suki. So ang araw ngayon ay May 16, 2022. Ang oras ay alas 9:30 ng umaga. So every morning, pag awas ko sa trabaho, pupunta na ako sa aking garden. Pag nahatid ko na yung mga bata sa school, punta na ako sa garden, i-check ko na yung aking, usually, dahil nang manual pollinate ako, chine-check ko yung aking kalabasa. Kasi, kailangan wala akong mamiss na bunga. So, ang aking kalabasa, ilan to? 1, 2, 4 to. 4 na puno ito. So, ngayon every morning, chine-check ko. Kasi alam ko na yan eh, kung alin ang female flower. Ayan. So, inaabangan ko yon. Yon, inaabangan ko yung female flower na yan. At saka yung doon sa kabila, ayun. Ayun. Ayan po, yan. Aabangan ko yan sila. Para i-pollinate ko pag bumuka na yung bulaklak. Kaya ang mas ideal na oras para mag-pollinate po sa umaga. Kasi doon nagbo-bloom ang mga bulaklak ng kalabasa. Ngayon, dahil wala pang female na bumuka. Wala pa ako nakita. Kasi itong mga to, na-pollinate ko na yan noong kahapon, noong isang araw. So, hindi ko na kailangan i-pollinate yan. So, anyway, ang video na to ay tungkol sa mga bulaklak ng kalabasa. Okay? Alam nyo na yung female, di ba? Ang female, ang may bunga sa ilalim. Ang male, walang bunga sa ilalim. Okay? May mga nagtatanong ng mga viewers o mga kaibigan ko, kailan pwedeng gulayan ang tanim ko ng kalabasa? Ang iba takot sila kasi baka daw matay ang bunga. Ayun. Baka hindi matuloy. Yung mga bunga baka hindi matuloy. Ayun. So, takot silang talbusan o gulayan. Usually hindi ko siya tinatalbusan kasi mamumunga pa yan eh. Ayan o, katulad niyan. Hindi ko siya tinatalbusan. Ang ginagawa ko lang sa kalabasa ko, binabawasan ko ng dahon. Para ang energy ng plants hindi pupunta sa dahon kundi sa bunga para lumaki yung bunga natin, ano? So yon. Syempre kailangan na maganda ang soil nyo, mataba ang soil nyo. Ang ginagamit ko ay worm casting tsaka compost. Yon ang ginagamit ko sa aking tanim na kalabasa. Kung gusto nyo, gamitan nyo rin ng ibang organic fertilizer na nabibili sa Home Depot. So ngayon, ang i-share ko sa inyo ay kung kailan pwedeng gulayan ang tanim kong kalabasa. Ano? Sa akin, observation to ha. In my own observation lang to at saka experience. Pag wala naman ako ma-pollinate sa ngayong araw na to dahil sarado pa yung mga female flowers, okay lang na gulayan mo ng yung tanggalin mo yung mga male. Minsan nagtitira ako ng isa lang para kung may mamiss man ako na female na hindi ko nakita, tapos nakita ko siya nung mga tanghalian na meron pa akong magamit na pang-pollinate. At saka ito, nilalagay ko siya sa rep kasi para, kung example, hindi ako magugulay ngayon, hindi siya, fresh pa rin siya. Kasi kung mamayang hapon mo patupitasin, ay lantutay na ito. So yun, nagtira ako ng isa, ayan. Lagi ako nagtitira ng isa. Tapos ang mga to, ilagay ko sa rep. Ngayon, ito na.
Iniipon ko siya dito sa Tupperware na may takip. Ilagay ko siya dyan. Ito na harvest ko yung kahapon. Ayan. Kaya, pag nagdiningding ako o nagpinakbet o kung anong klaseng gulay man, nilalagyan ko nito. At saka mga suki ha, pag magulay kayo, tanggalin nyo itong nasa gitna. Ito. Itong sa gitna, yung may mga pollen. Madilim ang aking camera. Okay. Ayan sa gitna. Ayan po. Ayan. Kasi, tuturo ko po ha. Ayan. Tanggalin nyo po yan kasi mapait yan pag inalo nyo sa gulay. Ito. Yan po yung dinidip natin pag mag-pollinate tayo ng female flower, di ba? So, tanggalin nyo yan pag nagulay kayo. Ayan. So, yan. Nilalagay ko sa rep siya. Hindi siya masisira. Lagay mo siya sa rep. Takpan mo. Pwede mo siyang gamitin the next 2 days kung maggulay ka. So, yun ang ginagawa ko. Yeah. So, yun ang paraan. Sayang din to. Masustansya din tong bulaklak, di ba? Eh, dito pa naman sa lugar namin, mahal ang mga ngayon, mga talbos kamuti, napakamahal. Mga kangkong, napakamahal. So, kailangan, ano tayo, madiskarte, o di ba? Kaya mayroon na akong pangsahog sa aking gulay. So yun lang po ang gusto nais kong i-share sa inyo. Pwede nyo pong gulayan basta nagamit nyo na or wala kayong ipopollinate na female flower. Pwede nyo siyang tanggalin ang mga male flowers nyo. Ayan. So yun lang po ang share ko ngayong araw. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. And see you sa next ko na video. Bye-bye!